Ang pamilyang kinamulatan ay palaging may hatid na lungkot at saya sa buhay ng isang tao. Malaki rin ang epekto nito pagdating sa kaisipan, lalo na sa isang kabataan. Dear Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko dapat simulan itong sulat ko. At mas lalong paano ko tatapusin mamaya. Matagal ko na kasing gustong ibaon sa limot, pero hindi ko magawa dahil binabagabag pa rin po ako ng aking konsensya. Pero bahala na. Gagawin ko na lamang ang lahat para kahit papaano ay maisalaysay ng maayos ang bahaging ito ng buhay ko. At bago ko ipagpatuloy ang sulat ko ay gusto kong mag-iwan ng malaking paalala sa mga nakikinig ngayon na ihanda ang sarili nila sa kwentong ibabahagi ko. Dahil sobrang sensitibo po ang lahat ng mga pangyayaring isasalaysay ko. Kinamulatan ko na ang isang magulo at mahirap na pamilya sa Bicol, Papa Dudut. Naglalako si nanay ng basahan, ang lasinggero kong tatay ay umi-extra lamang sa construction. At panganay ako sa pitong magkakapatid. Masasabi ko na certified lasinggero talaga si tatay kasi mula nang magkaisip ako. Ni isang beses ay hindi ko siya nakitang hindi umiinom ng alak. Ginawa na niyang almusal, tanghalian at tapunan ng alak. At hindi ko rin alam noon kung paano naging napakatibay ng atay niya. At dahil nga lasinggero ang tatay ko ay mas pinili niya pang bumili ng alak kesa pagkain na para sa amin ng mga kapatid ko. Kaya naman palagi kaming gutom at madalas na naglalakad na lamang papunta ng eskwelahan nang wala na kahit magkanong baon. Nagagawa lang namin na medyo makakain ng maayos kapag nakabenta si nanay ng mga basahan. Pero kapag naman sa pilitang kinuha ni tatay sa kanya ang kinita niyang pera, pare-pareho kaming nganga sa gutom, Papa Dudut. Buwisit na buhay naman to. Wala man lang pagkain na nakahanda para sa akin. Sigaw ni tatay nang makauwi siya ng bahay. Napahinto ako sa pagsusulat sa kaharap ng notebook ko. Pati ang iba kong kapatid ay napahinto rin sa ginagawa nilang pag-aaral at paggawa ng assignment. Meron namang kanin at saka tuyo dito, malumanay na wika ni nanay. Inalis niya nakatakip na plato sa isa pang plato na nasa lamesa. Kagaya ng sinabi niya ay meron doon kanin at ulam, taliwa sa sinasabi ni tatay na walang pagkaing nakahanda para sa kanya. E tinipid nga namin ang pagkain namin magkakapatid kanina at hindi na rin kumain pa si nanay para lang may maitirang pagkain sa kanya. Lecheng tuyo yan? Araw-araw na lang tuyo. Konti na lang ay magiging amoy tuyo na rin ang pawis ko. Sigaw pa ni tatay. Pasensya ka na mahal at hindi kasi ako masyadong nakakabenta ng basahan ngayon. Wika ni nanay. Sipagan mo naman kasi nang hindi ako nagugutom. Buisit, pagtsagaan ko na nga lang tong lecheng tuyo na to. Pero teka, utusan mo nga yung anak mo na bumili ng alak. Ang wika pa ni tatay. Nasaan ang pambili? Tanong ni nanay. Wala akong pera dito. Sabihin mo sa kanya na mangutang na lang muna sa tindahan. Bilisan niya kamo dahil kung hindi ay tatamaan siya sa akin. Bulyaw pa ni tatay. Lumapit naman kaagad sa akin si nanay at kaagad akong inutusan. Alam kasi niya na kapag nainis pa si tatay sa aming magkakapatid, babagsak ang mabigat niyang kamao. Naku Nathan, napakahaba na ng listahan ng utang ninyo rito. Sa ibang tindahan ka nalang mangutang dahil lugi na ako sa inyo. Wika ng tindera. Manang, kahit ngayon lang po ulit, sasabihin ko na lang kay tatay na dumaan dito para magbayad ng utang sa inyo, pero pautangin niyo po muna ako ngayon. Pakiusap ko. Wala na akong pampautang sa inyo at lugi na ang tindahan ko. Pagtataboy pa niya. Ilang ulit pa akong nakiusap hanggang sa dumukot ako ng 20 mula sa bulsa ko. Ipon ko yon na dapat ay pambili ko ng school project. Ito po o pandagdag po sa pambili ng alak. Yung kulang po ay pakinisa na lang po.
Sorry po, ito lang ang pera ko. Kaya sana ipagbigyan nyo na ako makautang kahit na isang bote lang ng alak. Kasi kapag umuwi ako sa bahay nang walang dala ay baka bugbugin ako ni tatay. Wika ko. Mula sa maliit na bintana ay nakita ko ang awa sa mga mata ng tindera. Napapailing siya na kinuha ang 20 mula sa akin at inabutan ako ng bote ng alak. Pakisabi sa tatay mo na bayaran na ang mga utang nyo dahil hindi na kayo makakauli talaga ng utang dito sa tindahan ko. Wika niya. Mabait naman ang tindera na yon. May mga oras nga na hindi na niya nililista kapag umuutang kami ng bigas o dinlata sa kanya. Siguro kasi naaawa na rin siya sa amin. Pero kapag alak na ang inuutang ko ay doon na siya nagsusungit. Nagagalit siya kasi alam niya na hirap na kami sa buhay ay nagagawa pa ni tatay na araw-araw na nagpapakalasing. Pero wala naman kaming ibang magagawa kasi si tatay ang padre di pamilya. Yun nga lang, isa siyang irresponsableng padre di pamilya ng tahanan namin. Sabi nang ibigay mo na sa akin ang pera mo, Magda. Malakas na boses yun ni tatay na gumising sa akin sa malalim na gabi. Wala nga akong ibibigay sa iyo kasi kinuha mo na kaninang umaga. Pasigaw ding sagot ni nanay. Mga naglaglag ang gamit sa kusina ang sumunod kong mga narinig, Papa Dudut. Kuya, sinakta na naman ba ni tatay si nanay? Tanong ng nakababata kong kapatid. Ay, ano pa nga ba? Lalabas lang ako saglit ng kwarto pero walang sino man sa inyo ang pwedeng sumunod. Ano man ang marinig ninyo pang ingay, dito lang kayo sa loob ng kwarto, okay? Biling ko sa kanya na kaagad naman niyang tinanguan. 14 years old na ako noon at ako lang ang naglalakas loob na umawat kay tatay kapag sobra niyang nasasaktan si nanay. Sinabi nang ilabas mo na ang pera mo eh. Sigaw pa ni tatay kasunod ang malakas na pagsampal kay nanay. Agad namang tumama ang likod ni nanay sa pader at lumabas sa mukha niya na labis siyang nasaktan. Nanay, bulalas ko naman bago ka agad na lumapit kay nanay, nakasapo siya sa kanyang batok. Hindi pa rin huminto si tatay at muling lumapit kay nanay. Pilit niya pa rin hinahanap ang wallet sa katawan nito. Kasunod ang malakas na paghampas sa ulo sa pader. Pinigilan ko si tatay pero walang magawa ang patpating kong katawan. Nagpalingaling nga ako hanggang sa mahanap ng tingin ko ang isang babasaging bote ng alak na wala namang laman. Lumapit ako doon at kinuha yon kasunod ang ubod ng lakas na paghampas noon sa ulo ni tatay. Kaagad siyang natumba sa sahig kasunod ang pagkalat ng malapot na dugo mula sa ulo niya. Nathan, anong ginagawa mo? Nanlalaki ang mga mata ang tanong ni nanay. Sinabi ko po kasi sa kanya na huwag na kayong saktan pero ayaw niyang tumigil. Naluluhang sabi ko habang titig na titig kay tatay na nakahandusay sa sahig at walang kagalaw-galaw. Pinulsuhan siya ni nanay at nakita ko ang panlalaki sa mga mata niya. Kagad niyang dinukot ang maliit na pitaka mula sa kanyang duster at ibinigay sa akin. Umalis ka na Nathan. Ako nang bahala dito. Naluluhang utos pa ni nanay. Pero bakit po? Naguguluhang tanong ko na umiiyak na rin. Kapag nilaman nila ang ginawa mo sa tatay mo, ikukulong ka nila. Gusto mo ba yon? Kaya umalis ka na bago ka pa nila makita dito. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. Umalis ka na Nathan. Muling pagtataboy ni nanay sa akin. Ayokong umalis, nanginginig ang mga binti ko. Binabalot ako ng matinding takot. Pero walang tigil si nanay sa pagpapaalis sa akin. Paulit-ulit siyang sumisigaw kasunod ang pagpalahaw ng iyak ng mga kapatid ko mula sa loob ng kwarto. Natulero na ang isipan ko hanggang sa isang malakas na sampal ang tila gumising sa akin. Ang sabi ko umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa, sigaw pa ni nanay sa akin. Mas lalo akong naiyak pero nagsimula ng kumilos ang katawan ko kahit na hindi ko ito inuutusan.
Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay, Papa Dudut. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa may humabol sa akin ang mga aso na kaagad ko ring naiwanan. Tumakbo pa rin ako kahit na wala namang humahabol sa akin. Sumakay ako ng jeep na hindi ko alam kung saan papunta. Nang maraming pasahero ang buwaba ay nakisabay ako para hindi mapansin ng driver na hindi ako nagbayad. Pagkatapos noon ay sumakay ako ng bus na dumaan at nagtulog-tulugan kahit gising na gising ang diwa ko. Nang buwaba ako ay muli akong sumakay sa unang jeep na nakita ko, hanggang sa makarating ako sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Pero maraming sasakyan, mga tao at matataas na mga gusali. "Kubaw? Kubaw!" sigaw ng isang dispatcher na nakakuha ng atensyon ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa bilis ng pagtakbo at ilang pagsakay ko ng mga sasakyan ay nakarating ako ng Maynila. Naglakad-lakad ako hanggang sa makaamoy ako ng masarap na pagkain. May nadaanan pala akong karinderya at bumili ako ng isang kanin at ulam na may libreng sabaw gamit ang perang pinadala sa akin ni nanay. Nang maubos ko na ang kanin ay bumili pa ako ng dalawa at kagad kong kinain. Lumabas na ako ng karinderya at naglakad-lakad, Papa Dudut. Wala akong alam sa Maynila at wala akong kilala na kahit sino doon. At wala akong pwedeng ibang puntahan. Kaya naman nagpatuloy lamang ako sa paglalakad nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad akong naghahanap ng masisilungan at nakakita naman ako ng isang waiting shed na walang tao. Umupo ako doon kahit nababasa pa rin ako ng ulan sa lakas ng buhos nito. Nagsumiksik ako sa loob pero naampiyasan pa ako. Niyakap ko ang sarili ko nang makaramdam ako ng lamig. Bigla ko tuloy naalala sina nanay at ang mga kapatid ko. Kapag ganitong malakas ang ulan ay nagluluto si nanay ng champurado. Sinasamahan niya yun ng tuyo kasi palaging may ganon sa bahay. Hindi marami ang niluluto niya at sakto lamang sa aming magkakapatid. Kahit na hindi ako masyadong nabubusog ay masaya ako kasi kasama ko siya noon. Napaisip tuloy ako kung kumusta na kaya sila sa bahay. Nadala na kaya sa ospital si tatay? Nabuhay kaya siya o tuluyang ko na siyang napatay? Si nanay kaya at ang mga kapatid ko? Magkakasama kaya sila ngayon? Kumakain kaya sila ng champurado na may tuyo? Habang iniisip ko ang bagay na yon, ay tuluyan na akong nakatulog sa sulok habang tinitiis ang malamig na gabi, Papa Dudut. "Hoy, hoy, Tukmol! Gumising ka dyan!" Boses yon na gumising sa diwa ko kasunod ang ilang sipa sa may tagiliran ko. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nakita ko ang apat na lalaki na nakapalibot sa akin at isang matangkad na lalaki pang nakatayo hindi kalayuan mula sa akin. Sa gulat ko ay napasiksik ako bigla sa kinakaroonan ko. Saglit ko pang inalala kung nasaan nga ba ako at bakit hindi ko katabi ang mga kapatid ko. Saka ko lang napagtanto na wala nga pala ako sa bahay namin. "Anong ginagawa mo dito sa teritoryo namin?" patanong na singhal ng isang lalaking tila leader ng grupo. "Ano raw ang ginagawa mo dito?" segundo pa ng isang lalaki. "Sagot!" sigaw ng isa pang lalaking sinunda ng malakas na pagbatok sa akin. "Eh, nakisilong lang ako kasi ang lakas ng ulan kagabi." "Ang lakas naman ng loob mo na gawin tulugan tong pwesto namin?" sigaw pa ng isa. "Hindi ko naman sinasadya," wika ko. Medyo kinakabahan ako noon dahil pakaramdam ko ay sasaktan nila ako anumang oras. "Kapkapan nyo na yan at baka may ninakaw dito sa teritoryo natin," utos pa ng leader. "Ha? Ano namang nanakawin ko dito?" "Uy, teka, bitawan nyo ako," pagpupumiglas ko. Pero nagawa nila akong pagtulungan. Nakuha nila mula sa bulsa ko ang wallet ni nanay. "Boss, may pera," nakangising sabi ng isang lalaki bago binigay sa leader ang wallet ni nanay. "Ibalik niyo yan sa akin, pera ko yan. Pera ng nanay ko yan," pag-angil ko sa kanila. "Matapang busa," nakangising sabi ng isa. Hindi kagad ako pumayag na makuha nila ang perang halos itago at ipaglaban ng patayan ni nanay
Nagpumiglas ako nang tumalikod na ang leader at naglakad palayo sa akin dala ang wallet ni nanay. Kagad ko siyang hinabol pero bago ko pa mahawakan ang balikat niya ay isang matigas na bagay ang humampas na sa ulo ko. Kagad akong natumba sa simento at nagsimulang umikot ang paligid ko. Subukan mo pang sumunod sa amin at babasagin na namin yung bungo mo. Pagbabanta ng lalaki bago ko iniwanan sa kinakaupuan kong simento. Gusto ko pa sana silang habulin pero bigo na ako dahil nakalayo na sila dala ang perang pinaghirapan ni nanay. Papadudot, mula noon ay natuto akong sumabay sa agos ng buhay sa Maynila. Natuto rin akong mangalakal ng basura, maghanap sa basurahan ng mga pagkain at makipagsabayan ng suntukan sa mga lalaking na pagtitripan ako. Hanggang sa medyo bumait sa akin ang tadhana at nakapasok ako bilang boy sa isang karinderya. Mabait si Lola Ising na may-ari ng karinderyang pinagtatrabahuhan ko. Buong araw ako nagtatrabaho sa kanya na may libreng pagkain pa. At sa gabi naman ay doon ako sa may bodega nila nakikitulog. Kuya Gary, ito na po ang pinapatimpla ninyong kape sa akin. Wika ko na makapasok sa kwarto ni Kuya Gary ay naging isang anak ni Lola Ising. Tansya ko ay nasa 40 na ang edad niya. Ilagay mo dito sa lamesa sa tabi ko at ligpitin mo na rin itong pinagkainan ko ng tanghalian dito. Utos niya habang busy sa hawak niyang cellphone. Sumunod naman ako sa sinabi niya at naglakad palapit sa may kinakaupuan niya. Tapos na ba kayong magsarado ng karinderya? Tanong niya na hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Opo, kakatapos lang po, tugon ko naman. Nasaan si nanay? Tanong niya ulit. Pumunta po muna dun kina Aling Rita kasi... Kuya Gary, ano pong ginagawa niyo? Gulat na tanong ko nang bigla niya akong yakapin sa may likuran ko. Bahagya tuloy akong napapitlag at napaatras mula sa kanya. Kinulbit lang naman kita, Nathan. Ikaw naman masyado kang magugulatin. Ituloy mo na yung paglilipit sa mga kalat ko nang makalis ka na. Nakangising wika niya. Hindi ako nagsalita pero sumunod ako sa sinabi niya. Ilang taon ka na nga? Tanong niya habang abala ako sa mabilis kong pagkilos. 15 years old po. Sige po, lalabas na po ko, Kuya Gary. Kinakabahang tugon ko. Pero hindi ko nagawang tumuloy na lumabas nang bigla siyang humarang sa may pinto. Mamaya ka na umalis, magkwentuhan muna tayo dito. Nakangising wika niya kasunod ang paglak ng pintong nasa likuran niya. Next time na lang po kasi marami po akong gagawin. Sige po, lalabas na po ako. Magalang na paalam ko. Sinabi ng mamaya ka nang umalis. Sigaw niya kasunod ng paghawak ng mahigpit sa braso ko. Kuya Gary, nasasaktan po ako. Wika ko pero wala siyang sinunod sa sinabi ko. Malakas niya akong hinila papunta sa may ibabaw ng kama. Pinit ako ng laban at tinadyakan ko siya, sinipa pero isang manakas sa suntok sa sigmura at mukha ko mula sa malaki niyang kamao ang tuluyang nagpabagsak sa akin sa ibabaw ng kama. Sumunod ka na lang sa akin kung ayaw mong masaktan. Sigaw niya sa akin kasunod ang pilit na pagpapadapa niya sa akin sa ibabaw ng kama. Pilit pa ako nagpumiglas hanggang sa naramdaman ko na labang na ibinaba na niya ang shorts ko kasama ang brief ko. Weh! Wika niya. Nang lingunin ko siya mula sa likuran ko ay nakita ko na nakahubo na rin si Kuya Gary habang hawak ang kanyang pagkalalaki. Dinuraan niya yon pati na ang puwit ko kasunod ang marahas na pagpasok at sunod-sunod na pag-ulos niya. Ayoko po, parang awa niyo na po. Pakiusap ko pa pero sinuntok niya ako sa likod. Kasunod ang pagbusal sa bibig ko ng mapanghing brief na hinubad niya. Papadudot, pinilit ko pa rin manlaban pero wala na akong nagawa dahil masyadong mahina ang patpating kong katawan kumpara sa brusko niyang pangangatawan. Hanggang sa tuluyan na niyang naisakatuparan ang masama niyang balak sa akin. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa bawat ulos niya. Parang may napupunit na laman sa kaloob-looban ko. Napakapit na lamang ako habang umiiyak at tinitiis ang sakit ng ginagawa niya sa akin. At nang matapos siya ay kinuha niya ang brief niya mula sa bibig ko at muling sunod kasunod ang pagtapon sa mukha ko ng 300 piso.
Papadudot, ng gabing ring yun ay umalis na ako sa bahay ni Lola Ising. Napakaswerte ko, nakakilala ako ng isang napakabait na tao na kagaya ni Lola Ising. Pero hindi ko nakakayanin ang makasama ang isang demonyong nagkatawang tao na si Kuya Gary. At bago ko umalis ay nilagyan ko ng lason sa daga ang mga sigarilyo niyang nakatago sa tukador. Ang dapat sa mga kagaya niya ay hindi na nagtatagal sa mundong ito. Muli akong bumalik sa pagpapalaboy-laboy at doon ko nakilala ang grupo ni Naruben. Palaboy din siya kasama ng ibang kabataan. Akala ko nung una kagaya sila ng ibang grupo na nananakit ng mahihina kagaya ko, pero hindi pala. Dahil nang minsang makita nila ako sa teritoryo nila, mahinahon nila akong kinausap at tinanong kung kaninong grupo ba ako kasama. Sinabi ko na solo lamang ako at walang kahit na sino o anong grupo na sinasamahan. Saglit silang nag-usap-usap hanggang sa tinanong sa akin ng leader nilang si Ruben kung gusto ko raw bang sumama sa kanila. Doon ko naisip na siguro ay oras na rin para magkaroon na ako ng grupo para hindi na ako palaging mag-isa kapag tumatakbo o tumataka sa mga ibang kabataan na nambubugbog sa akin. Kaya naman pumayag na akong sumama sa kanila at maging miyembro ng kanilang grupo. Papadudot, marami akong natutunan sa pagsasama-sama ko kina Ruben. Hindi lang ang maghukay ng mga pagkain sa basura o pagtitinda ng mga candy sa kalsada. Natuto rin ako na magnakaw o magsnatch ng mga mamahaling gamit ng mga taong tatanga-tanga sa kalsada. Nung una ayoko pa sanang gawin ang pagnanakaw na yon. Pero ang sabi ni Ruben, kesa pare-pareho kaming magutom, ay kailangan naming samantalahin ang kahinaan at kayamanan ng ibang tao. Hindi pwede na palagi raw kaming nasa ilalim. Dapat ay matuto rin daw kaming gumawa ng paraan para mapunta kami sa itaas. Bukod sa pagnanakaw ay natuto rin akong suminghot ng rugby. Alala ko pa nga yung unang beses na ginawa ko yon. Yung sarap ng pakaramdam na parang nakalutang ka sa alapaap. Na wala lahat ng problemang palagi na lamang nasa isipan ko. Pakaramdam ko ay ako lang ang tao dito sa buong mundo. Walang pulis na tinatakasan, walang tatay na nambubugbog, walang Kuya Gary na namumolestya at walang kahit na anong problema. Yun ang yata ang tinatawag nilang langit ng rugby. Hindi naman talaga ako masamang tao, pati yung sina Erwin at Lando. Hindi rin sila dating mga magnanakaw. Sadyang wala lang talaga kaming pagpipilian kung hindi ang gawin to para mabuhay. Wika ni Ruben kasunod ang pagsinghot niya ng rugby sa hawak na plastic labo. Sinasabihan namin yon ng pagtagay ng alak na nabili namin gamit ang perang ninakaw namin sa isang tindahan. Lahat naman siguro tayo ay biktima lang ng magulong sitwasyon. Wika ko naman kasunod ang pag-inom ng alak mula sa plastic na baso. Nakwento ko na sa kanila ang buhay ko, pera sa kahayupang ginawa sa akin ng anak ni Lola Ising. Alam mo, tama ka dyan. Kasi ang si Erwin eh, palagi yung binubugbog ng kuya niya, kaya lumaya siya sa bahay nila. Si Lando naman, nilayasan ng nanay niya, kaya wala nang ibang pwedeng makasama. At ako, wala na akong kahit na isang pamilya dahil lahat sila ay wala nang pakialam sa akin. Nakakasawang marinig mula sa kanila ang mga salitang sana'y mamatay na lamang ako para hindi na ako maging pabigat pa sa kanila. Kaya lumayas na lang din ako sa bahay namin. May lungkot sa boses na wika pa ni Robin. Sa pagkukwentuhan namin noon habang sinasabayan ang alak at rugby ay napagtanto ko na halos lahat kami ay may kanya-kanyang bagahe ng problemang dinadala dito sa mga dibdib namin. Lahat kami ay para bang pinanganak sa mundong ito para makaranas ng hirap. Natapos ang usapan namin sa tahimik na pagluha hanggang sa mag-decide kaming oras na para pareho-pareho kaming magpahinga. Papadudot, na alimpungatan ako sa pagkakatulog ko nang maramdaman kong may humahaplos sa may braso ko. Akala ko pa noong una ay napadantay lang sa akin ang isa sa mga kagrupo ko. Pero nakaramdam na ako ng kilabot nang pumasok sa loob ng short ko ang kamay na kung sino ang nasa likuran ko. Robin? Hindi makapaniwalang wika ko nang malingunan ko siya. Nathan, sorry.
Akala ko kasi. Akala mo ano? Akala mo tulog ako? Ano bang balak mong gawin sa akin? Bading ka ba? Ha, bading ka? Bulya ko sa kanya na pumutol sa mga gusto niya pang sanang sabihin. Pagbigyan mo na ako, malamig naman ngayon, wika niya. Tamang sinabi niya na malamig ang gabi na yon dahil bahagyang umuulan. Muli niya akong niyakap kasunod ang paghalik niya sa mga labi ko. Kagad ko naman siyang sinuntok na dahilan para mapalayo siya sa akin. Mandiri ka nga sa sinasabi mo? Hindi ako bading kagaya mo? Pwe? Sigaw ko sa kanya bago ko umalis mula sa kinakaupuan ko. Binitbit ko pa noon ang isang plastic ng rugby bago naglakad palayo mula sa kanila. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking halos tinuring ko ng kapatid ko ay may pagnanasa pala sa akin. Hayop na yun, mamanyakin pa ako ng gigigil na bulong ko habang naglalakad at sumisinghot ng rugby mula sa plastic labo na dala ko. Nababasa na ako ng ulan pero wala na akong pakialam pa. Gulong-gulo ang isipan ko at nagsisimula akong makarinig ng bulong na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Hanggang sa may madaanan akong barong-barong na bahay na walang pinto. Napasilip ako doon at nakita ko ang isang babaeng buntis na may katabing batang babae na tansya ko ay nasa 3 taong gulang. Hindi ko alam kung ano bang tumatakbo noon sa isipan ko basta maingat kong kinuha ang nahihimbing na bata at dinala siya sa may gitna ng masukal na gubat. Saglit kong pinagmasdan ang maamo mukha ng bata bago ko siya sinimulang humaran. Sino po kayo? Gulat na tanong ng bata nang biglang magmulat ang mga mata niya at nakita niyang nakaibabaw ako sa kanya. Pati ako ay nagulat din lalo na nang bigla na siyang magsisigaw. Mama, mama! Paulit-ulit na sigaw ng bata. Tila otomatikong sumakala mga kamay ko sa maliit niyang leg habang pilit kong pinapalabas masok sa kanyang pagkababae ang aking pagkalalaki. Bumuka ang bibig ng bata na tila naghahabol ng kanyang hininga. Samantalang ako ay naghahabol din ng hininga habang nagpapakasarap sa init na nararamdaman ko. At nang makaraos ako ay nakita kong hindi na gumagalaw ang batang babae. Pero bigla na lamang akong bahagyang napaatras nang bumuka ang bibig niya. Mama! Nahihirapang wika niya. Inabot ko ang malaking bato na nasa tabi ng ulo ng bata at makailang ulit ko yung inihampas sa kanya. Uminto lamang ako nang halos hindi ko na makilala ang basag niyang mukha. Nakapatay na naman ako ng tao. Naiiyak na sabi ko nang mabitawang ko ang dugo ang bato na may nakasabit pang buhok ng batang napatay ko. Papadudot, para akong biglang bumalik sa katinoan ko ng mga sandaling yon. Iyak ako ng iyak habang iniikutan ang duguang bata na napatay ko. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na nasa loob ng presinto at sinasabi sa pulis ang krimen na nagawa ko. Tinuro ko kung nasaan ang bangkay ng batang napatay ko at nang puntahan ako ng mga magulang. Nang batang yon ay halos na bali ang ilong ko dahil sa pagkakabugbog na ginawa nila sa akin. Sobra akong nagsisisi at hindi ko rin alam kung bakit at paano ko nagawa ang karumal-dumal na krimen na yon. Pagkatapos kong manatili ng ilang taon sa social welfare dahil minor de edad ako, ay nakulong ako ng mahigit na 15 taon. Ngayon po ay 4 na taon na rin ang nakalipas mula nang makalaya ako at patuloy akong pilit na nagbabagong buhay. Alam ko na maraming ka-istorya natin ang galit na galit sa akin dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Pero gusto kong malaman ninyo na hanggang sa ngayon ay pilit ko pa rin pinagdudusahan yon. At paulit-ulit na inihihingi ng tawad sa ating Poong May Kapal ang mga nagawa kong kasalanan. Hanggang dito na lamang po itong sulat ko, lubos na gumagalang Nathan. Ang madilim na bahagi ng ating buhay ay mahirap po talagang kalimutan, lalo na kung meron tayong napakabigat na kasalanang nagawa. Maraming salamat kay Nathan sa paglalakas loob mo na ibahagi itong sulat mo. Alam mo, sa totoo lang ay nahihirapan akong kapain ang mga salita na dapat kong sabihin sa ngayon. Dahil hindi talaga biro ang kasalanan na nagawa mo. Hindi biro ang makakitil ka ng buhay ng isang tao. Pero ayokong husgahan ka sa kabila dahil walang perpektong tao sa mundong ito. Lahat tayo ay pwedeng maging makasalanan.
Sana lamang ay matagpuan mo na ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap para sa iyong sarili. At patuloy kang magdasal sa Diyos para tulungan kanyang mapatawad ang iyong sarili. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.